Solar, welcome back. So ngayon, it's already 3 o'clock in the morning. Yay! So hindi tayo makatulog because kagaling lang natin sa biyahe at wala tayong magawa at di tayo makatulog. So, isipan ko na lang na gumawa ng vlog. Ha? So, it's good to be back. So, at sa topic natin ngayon, itong isang lithium iron phosphate battery na distributed by DC polarity. So, para sa akin mga lods, ito na ang isang battery na pinaka mababa yung price para sa lithium iron phosphate o LiPo4 na battery. Yung price ng mga solar, halos comparable na siya sa mga lead acid batteries. Diba? 9,900. So that's almost 10,000. So how much are those lead acid batteries na lead acid 100 ampere hour? So maybe nasa 6,500, 6,800 or something. So think and look at the price gap mga solar. So ito ay medyo mababa na if it is indeed really a lithium ion phosphate. So mga ka-solar, meron siyang variant na 12 volts, 100 ampere hour, 150 ampere hour, and then 100 ampere hour. Meron pa siyang 24 volts, 200 to 150. So sa ngayon mga ka-solar, pag-usapan muna natin yung isang 100 ampere hour na 12 volt system. So with this topic, ibibigay ko sa inyo kung ano ba ang kayang pagganahin nito, anong maximum load kaya ba niya grinder mga ka-solar itong 12 volts 100 ampere hour. Sabihin mo grinder, refrigerator, be specific tayo mga ka-solar sa load natin, no? Refrigerator, grinder, washing machine, TV, anong kaya nito for that price of 9,900 peso plus the shipping fee mga solar. So stay tuned mga solar kay pag-usap-usapan, usap-usapan na niyan. So today, hindi tayo makatulog. Samahan nyo na lang ako nag-missing at gumawa ng video ito. So here we go mga solar. So here we go mga solar. So tingnan natin yung ating specifications ng ating battery na si DC polarity long life deep cycle battery. So this is actually a rechargeable lithium iron phosphate LiPo4 battery. So sa ganito mga ka-solar, no, if you want to know this battery bago ka bumili, alamin mo muna kung ano ba ang mga pwedeng gawin nito. So according to the specifications nandito sa kanyang data available on board sa battery, mayroon siyang 12.8 volts capacity na voltage, rated voltage, and then a maximum discharge voltage of 14.8 volts. So sa voltahe mga ka-solar, wala tayong issue dito because this is really a 412 volt system. And so syempre sa ganito, there's no problem with your inverter because you will going to use 12 volts inverter also, di ba? Ganyan. But kung tingnan natin dito sa baba, yung sabi niya maximum charge current, dito na tayo magkatalo-talo mga solar. Because according to the system, this is only rated at 60 amperes. So take note mga ka-solar, dyan sa rate na yan, 60 amperes, the maximum charge current if you multiply it by our system voltage of 12 volts, hindi ka dapat lalagpas around 700 watts na solar panel or 720 watts. So for that, because yung available sa ating market ngayon is only for the system, no, market, and meron tayong 450, meron tayong 400 watts, meron tayong 250, 320 na solar panels. So dapat talaga yung dito hindi ka lalagpas more than that 720 limits, because if susobra ka sa 60 amperes,
yung charge current mo is magkakaroon ng problema. And if baka on the long run, no, magkaka problema yung system ng battery mo. Madali, mas liliit yung lifespan ng yung system ng yung battery. And then dito tayo sa max, so continuous discharge. So sabi dito mga solar, meron siyang 100 amperes na maximum discharge. If totoo to mga ka-solar, continuous, that would give you around 1,200 watts of power. So, kung gagamitan mo yan ng 1,200 watts mga ka-solar na power, which is enough na para sa yung grinder machine, yung grinder na maliliit, tapos rated nila 750 watts. And then yung mga baril na some na may medyo maliliit is rated only around mga 900 watts or 1,000 watts. So sa ganito, confident ako mga solar, with this battery at 12 volts, 100 ampere hours, yung maximum continuous discharge niya is 100 amperes. Pwede niyang pagganahin yung maliliit na power tools. But hindi ka magtatagal because if you're going to isasagad mo yung 100 ampere amperes na maximum continuous discharge, yung battery mo is maglalast lang is around mga 45 minutes. Hindi aabot ng isang oras yan, mga ka-solar. So, just take note about that. No? So, madideplete yung battery mo if gagamitan mo siya ng malalaki na load. So, that is the problem with this battery. So, I suggest na sa ganitong 100 ampere hour, electric fan, pwede yun. Maliliit na electric fan, yung standard, kung hindi naman siya babad. Kung standard electric fan yung gagamitin mo, basta hindi siya babad. But, dito sa refrigerator, if isang battery lang ang ganito, hindi siya pwede mga solar. Sa ganito, kukulangin siya. I suggest you need 12 volts, 200 ampere hour. Pwede. Pwede yun. Kaya ang solar nit, kaya ang refrigerator nito, but hindi siya tatagal ng 24 hours or the whole midnight. Hindi niya kakayahanin yan. So, you need more batteries para masustain niya yung para sa yung refrigerator mo. Siguro pwede niyang gamitin yung pwede niyang pagganahin yung refrigerator, but maybe a certain time period, time lang, maybe around 10 mga 5 hours, 4 hours, but this is not practical kung ito ang gagamitin mo para sa refrigerator. So, take note about that mga solar, hindi niya pwedeng gamitan ito ng malalaking motor load. So, that is enough only para sa mga ilaw mo, maliliit na appliances, TV, at saka maliliit na electric fans. I would suggest if gagamit ka na ng mas malalaki, gagamit ka rin ng malaki na panangan din, malaki na batteries. So, according to the peak discharge current mga solars, I don't really, hindi ko to siya talaga inaano, focus yung peak power ko dito because peak discharge because this would cause a problem to your battery if sinagad mo to. Peak discharge, this is only around ilang seconds lang, 5 seconds. Is lalampas ka ng 5 seconds dyan, magkakaroon ka ng problema sa yung 200 ampere na peak discharge. So, iinit to and then eventually madidegrade yung battery mo. So, ganito mga ka-solar, this battery is good only for small appliances and small loads, small mga Wi-Fi routers, small fans. But if you want to use more no, mga solar, I suggest na gagamit ka ng dalawang ganito. For that funnel, same lang ito mga ka-solar sa mga ginawa ko na previous videos na ano, sa mga ka-solar, no? What happens if you will use more than 60 amperes of the charge current? So, dito, wag susubra ka 60 amperes, iinit ito mga ka-solar. Kakaroon ng problema yung mga cells mo. Or yung maximum continuous discharge, pag sumubra ka dito sa 100 amperes, mamamatay yung BMS mga ka-solar. Matutulog yung BMS mo. Kasi ititrip niya yung system. Same with the steady charge current. I think ititrip din ni BMS yung system mo para hindi siya gagana sa ganung workload, charge load, and discharge load.
So that was in Mga Solar.